So, katulad ng sabi ko kanina, we'll start a new series, Ezra and Nehemiah. Hindi po ito napag-desisyonan ng inyong pastor out of the blue. So, merong mga several reasons bakit. Siguro isang malaking factor yung sermon series natin sa Ten Commandments. Na alam natin na ito yung mga utos ng Diyos na kapag tayo na mga anak niya ay sumusunod sa mga utos ng Diyos, ay nasisiya ng Diyos. Pero based on our experience, even the best and most mature na Christians ay maraming beses na tayo ay sumusuway sa utos ng Diyos, maraming beses na tayo ay nagiging unfaithful. And aside from that, kung alam ninyo what's happening sa buhay ng ibang mga members of church, if you're really engaged, lalo na kung kayo ay pastor and you're overseeing yung ganito karami na flock, ay yung may sense niyo yung need na merong ilan sa inyo na last year ay nabalitaan ko na namumuhay sa kasalanan. Merong iba na umamin, merong iba na ayaw aminin, yung iba ay pilit na nagtatago, yung iba ay natatakot. Pero nandun yung reality na napakalakas ng hatak sa atin ng kasalanan. It's not evident kapag nakikita tayo every Sunday. Pero pagbalik lang natin mamaya sa bahay o kaya pagdating ng Lunes, we are faced with many kinds of temptations. Na merong ilan sa inyo na merong relasyon na hindi nakakalugod sa Panginoon. Merong ilan na talagang kung makita mo yung buhay nila, kung makita mo yung mga posts nila sa social media, ay parang they're living like the rest of the world. Na parang nakakalimutan na natin kung ano yung ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Nakakalimutan na natin kung sino tayo. Nakakalimutan na natin kung kanino tayo. That's why there's this great need. And by the end of the year, last year, ay talagang I felt na kailangan ko na isubmit sa buong church na for this whole year ay yung mga ibabaw sa atin na tema ay yung katulad nung nakalagay sa subtitle nitong Ezra and Nehemiah, Restoration, Renewal, and Reformation. Ay, hindi lang sa Ezra and Nehemiah natin pag-aaralan. Pagkatapos nito by May or by June, ay titingnan natin yung First Corinthians na baka hanggang 2020 na natin matapos. And in between, yung mga series breaks, ay titingnan natin yung Beatitudes sa Sermon on the Mount, sa Matthew chapter 5, Blessed are the pure in heart, blessed are the poor in spirit. So, ito po yung magiging journey natin for at least for this whole year. Pero syempre, kapag binabasa mo yung Old Testament, lalo pa yung scripture na binasa ninyo kanina, parang, bakit Ezra and Nehemiah? Bakit natin pag-aaralan itong story na nangyari 2,500 years ago sa isang bansa na ang layo sa atin ay 9,000 kilometers? Na parang it feels so distant na walang kinalaman sa buhay natin dito, sa buhay natin ngayon. Pero kung titingnan po ninyo, just look at chapter 1. Just look at chapter verse 1. Yung verse 1 pa lang, ang nakabunga doon, in the first year of Cyrus, king of Persia. Yon ay nangyari 539 BC. So, malayong panahon na ang nakakaraan. Pero, kung makita mo kung ano yung problema, so let's look first at the problem. Kung makita mo yung problem ng mga Israelita during that time, na pagbalik nila, tinatawag na sila ng mga Hudyo, hanggang ngayon, tinatawag sila ng mga Hudyo, ay you will notice that maybe, may sense nyo na yung problem pala nila ay hindi naglalayo sa problema natin ngayon. Ibang sitwasyon, ibang mga pangyayari, but we are dealing right now with similar problems na kinaharap nila. So tingnan po ninyo, kaya pinabasa ko sa inyo yung verses
last two verses ng 2 Chronicles 36, ano mapapansin ninyo? Ano mapapansin ninyo? Kung ikukumpara ninyo sa first three verses ng Ezra, parang sinerox. Okay, parang yung mga estudyante na nag-research tapos nag-Google, tapos kinapi, tapos pinaste dun sa document nila. Pero meron nagsasabi na itong yung Ezra ni Nehemiah, yung Ezra, may mga sinulat dyan si, sa susunod makikilala natin kung sino si Ezra. Meron siyang mga pang diaries na nakasulat dyan sa Ezra and part ng Nehemiah. Sa Nehemiah, meron ding mga sinulat si Nehemiah na siya yung nagsulat. Pero sabi ng mga Bible scholars, itong Ezra Nehemiah ay meron isang nag-compile para mabuo yung buong story. At dahil parehong-pareho sa dulo ng 2 Chronicles, maraming naniniwala na yung sumulat ng 1 Chronicles, 2 Chronicles, na tinatawag nilang na the chronicler, dahil hindi ganun ka obvious yung evidence kung sino talaga yung sumulat, na maaaring yung chronicler dito sa Chronicles ay yun din ang sumulat ng Ezra Nehemiah. And some believe na yung chronicler na yon ay si Ezra din. Okay? Although, hindi tayo ganun ka-sure. Although, we are sure na dahil similar yung ending ng Chronicles sa beginning ng Ezra, ito ay yung nagpapatuloy na kwento ng Diyos. This is the continuation of the story of the people of God. Anong problema nila nun? So just look at the last section ng 2 Chronicles 36 and then just go back dun sa story ng Israel. Ano yung story nila? May pangako ang Diyos kay Abraham na mula sa iyo ay gagawa ako ng isang lahi. Sa kanya nang galing yung Israel. And then, God promised na magkakaroon sila ng sariling lupa. Yun yung tinatawag na promised land. Kaso, nangyari na for 430 years ay naging slave sila sa Egypt. And then, by God's miraculous intervention, ay pinalabas sila ng Diyos mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. Ang bilang nila noon ay almost 2 million. And then, nakalabas sila sa Ehipto. Tapos, after 40 years na paikot-ikot sa wilderness, finally, ay nagsettle sila doon sa Canaan. Yun yung promised land. And eventually, ay nagkaroon sila ng king. King Saul, tapos pumalit si David. Pero nangyari, yung kingdom nila ay nahati sa dalawa. Yung northern kingdom, yung tinatawag na Israel, at yung southern kingdom na tinatawag na Judah. Mula pa nang lumabas ang mga Israelita sa Ehipto, hanggang sa panahon na yon, hindi nagbabago yung kanilang puso. They were worshiping other gods. Naging unfaithful sila sa covenant ng Panginoon. Sumuway sila sa mga utos ng Diyos. And it's very evident dun sa chapter 36. Yun yung nangyari sa Judah. Pero bago mangyari yun sa Judah, nauna muna yung Israel. By 722 BC, yung Assyria, yun yung ruling empire during that time, sinalakay yung Israel at ginawang bihag ang karamihan sa kanila. So wala na yung northern kingdom, pero ang natira ay yung Judah. Nakaligtas sila, hindi dahil they are better than sa mga kababayan nila. Ganon din naman sila. Kung titingnan ninyo yung ending ng chapter 36, ang huling hari nila ay si Zedekiah. Tapos, mababasa mo doon na si Zedekiah, evil in the sight of God. Si Zedekiah ay talagang lumalapas tangan sa Diyos, sumasamba sa ibang sa mga Diyos-Diyosan. And not just the king. Yung mga hari ay pasimuno. At syempre, itong mga tao, tumutulad sa halimbawa ng kanilang mga pinuno. Ganun din. Ganun din yung nangyari. Talagang sumusuway sila sa Diyos, sumasamba sa Diyos-Diyosan, and they're doing yung mga abominations na ginagawa din ng mga bansa na nakapaligid sa kanila. Instead of being a holy nation, instead of being a good witness, instead of being a worshiper of Yahweh, ay tumutulad sila sa ibang bansa. Well, God is so compassionate. Nagpapadala siya ng mga prophets sa kanila
na nagpapaalala na kailangan ninyong magsisi, kailangan ninyong magbalik loob sa Diyos, ito yung mga promises ni God. Pero paulit-ulit ang Diyos na nagpapadala ng prophets, pero paulit-ulit din sila na hindi nakikinig. At nilalait nila, pinagtatawa nila, itinatakwil nila yung mga propeta na pinapadala ng Diyos. Hanggang dumating yung time na talagang naging sukdulan na ang galit ng Diyos, nilusob sila ng Babylon, ito yung pumalit na empire sa Assyria, na trilogy of invasions. Yung una ay 605 BC. And then, kinuha yung mga ilan sa mga nandun sa Judah at dinala sa Babylon. Kasama sa first batch na yon si Daniel. Kilala yung si Daniel. And then, again, merong second part, yung trilogy ng invasion na yon, 597 BC. At kasama naman sa second batch na yon si Ezekiel. Kilala ninyo si Ezekiel. And then, yung huli, kahuli-hulihan, yung third round ng invasion, talagang sinunog na ang lahat ng mga bahay, sinunog ang templo, kinuha yung mga kayamanan sa loob ng templo at dinala sa Babylon. Walang awa na pinagpapatay yung mga tao, kasama yung mga babae, kasama yung mga, pati yung mga bata. And then, karami, yung mga natirang buhay ay dinala sa Babylon. Iilan na lang yung natira dun sa Judah. That's the problem. Yung problem nila ay hindi dahil wala na silang bahay. Yung problem nila ay dahil hindi wala ng templo. Yung problem nila ay dahil nasa ibang bayan na sila. Yung problem nila ay nawala ang presensya ng Diyos sa kanila. Nalayo sila sa Diyos. Tulad ng nangyari kay Adan at kay Eva, yun din yung nangyari sa Israel, sa Judah, and we also have the same problem. Now, apart from Christ, we are separated from God. Now, apart from Christ, tayo rin ay karapat-dapat parusahan ng Diyos. So that's the problem. Nasaan yung solution? Nandun ba sa mga taga-Juda, sa mga Israelita yung solution? Nasa tao ba yung solution? Makita nyo sa chapter 36, mayroong passage doon na talaga nagalit ang Diyos sa kanila, nilusob sila ng mga Babylonians, until there was no remedy. Yung ba parang wala ng lunas? If you look at yung ending nitong chapter 36, verse 21. Tingnan niyo yung verse 21. Nangyari ang lahat ng ito to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah. Na makikita natin yan sa Jeremiah 25, 8 to 11. Na talagang sinabi na ni Jeremiah na ganun ang mangyayari. At yun nga exactly yung nangyari. Yung nangyaring pagkawasak ng Jerusalem ay yung binitawang salita ng Diyos. God does not utter empty threats. Tinototoo niya lahat ng sinasabi niya. And that's the problem. Ano yung solusyon? Yung solusyon nandun din sa salita na yon. Kasi sabi ni Jeremiah na yung pagkakabihag nila sa Babylon ay tatagal ng 70 years. Ibig sabihin, merong katapusan. Ibig sabihin, merong ending yung kanilang exile. At yun ang bungad sa atin ng Ezra chapter 1 verse 1. In the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled. Ano sabi ni Jeremiah? Alam niyo yung Jeremiah 29:11. Sino sa inyo ang mayroong life verse, memory verse ng Jeremiah 29:11? Pakitaas ang kamay. Kabisado niyo yun? Anong sabi doon? Sabi ng Panginoon, I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. Alam niyo yung verse 11? Alam ba ninyo yung verse 10? Huwag kayong magme-memory verse na hindi ninyo alam kung ano yung konteksto ng verse. Okay? John 3:16. Alam ba ninyo yung nakapaligid doon? So, because
If we fail to understand yung context and story, aangkinin natin na ito ay immediately God's promise sa atin. Pero it's directly promised sa mga taga-Juda. Ano sabi sa verse 10? Sige, basahin natin verse 10. Ah, mahalaga palang basahin yun. Yes! Sabi sa verse 10, ako, ang Panginoon, ay nagsasabi pagkatapos ng 70 taon na pagsangkop ng Babylonia, babalikan ko kayo at tutuparin ko ang pangako ko na ibabalik ko kayo sa lupain ninyo. We are so easy to claim yung prosperity sa verse 11. Ayaw nating i-claim yung 70 years of exile sa verse 10. And that's why we are very selective dun sa Bible reading natin. So, for Judah, na na-exile sa Babylon, 70 years. Kailan? Ano yung reference ng 70 years? So, hindi rin nagkakasundo yung mga scholars dito. Sabi nila, maaaring mula ito sa 612 BC, na kung kailan nagsimula yung Babylon, hanggang nagsimula si Cyrus, yung Persian Empire, 539 BC. So, roughly, 70 years yon. O kaya, mula sa destruction ng temple, na-destroy yung temple 586 BC hanggang sa maitayo yung temple. Makita natin dito sa Ezra kung kailan nangyari yon. 516 BC. So, sakto na 70 years. So, ano man yung exact reference itong 70 years, yung message for God's people ay very clear. Sabi sa ESV Study Bible, the whole book of Ezra and Nehemiah is a story. Ito ay kwento ng gawa ng Diyos para tuparin yung kanyang mga pangako na ibabalik yung kanyang bayan from the exile pabalik sa promised land. So meron tayong Diyos na tumutupad sa lahat ng kanyang pangako para sa kanyang bayan. Amen? Amen. Mula pa kay Abraham hanggang ngayon sa Ezra and Nehemiah, hanggang ngayon sa panahon natin, hindi nagbabago ang puso ng Diyos sa lahat ng kanyang mga iniligtas. Kapag may pinangako siya, tutuparin niya. And then, pero yung focus dito sa Ezra, makita natin, nabasa natin sa two chapters na this not just about kung ano yung ginawa ng Diyos. This is also about ano yung paraan na ginamit ng Diyos para matupad yung kanyang pangako. So sabi naman sa isang study Bible, the overall purpose of Ezra and Nehemiah is to affirm na meron tayong Diyos na He works sovereignly through responsible human agents to accomplish His redemptive objective. Magiging malinaw po ito. Dito pa lang sa first two chapters. Meron tayong Diyos and He works sovereignly o powerfully. Verse 1 pa lang, kitang-kita mo na kung ano yung ginawa ng Diyos. Verse 1 pa lang, very evident yung power ni God to accomplish yung kanyang promises. Verse 1. Hala, nasa verse 1 pa lang tayo. Anong orsa ba? Verse 1. The Lord, anong ginawa niya? To fulfill His word, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, so that he made a proclamation throughout all his kingdom and also put it in writing. So, bago pa gumawa ng aksyon o batas o proklamasyon si Cyrus, meron ng ginawang aksyon ng Diyos. Meron ng proklamasyon ang Diyos. Kung tutusin, if you are reading Isaiah, halimbawa, Isaiah 44. Okay lang, wag nang tingnan. Pero you can write this for your reference. Isaiah 44:28. Yung Isaiah ay sinulat 100 years bago ipanganak si Cyrus. Pero sa verse 28 ng Isaiah 44, ganito yung mababasa natin, na pinangalanan na siya ng Diyos, who says of Cyrus, hindi pa pinapanganak, may pangalan na. He is my shepherd, and he shall fulfill all my purpose. Saying of Jerusalem, she shall be built. Makita natin to sa Nehemiah. And of the temple, your foundation shall be laid. Ito yung mangyayari sa Ezra.
daang-daang taon mula nang mangyari ito, sinabi na ng Diyos na ito ang mangyayari. And so for that redemptive purpose, God raised up an ungodly and idolatrous king. Tapos nakalagay, God stirred up. Na yung word na yon na stirred up, yung similar sa word na gisingin, buksan yung mata, talagang, halimbawa, tingnan ninyo yung katabi ninyo, kung medyo inaantok-antok, pagka siniko ninyo o kaya kinulot ninyo, talagang magigising. Amen! Okay? Similarly, yung sense ito ay mayroong ginawa ang Diyos sa puso ni Cyrus para hindi man niya alam kung ano talaga yung exact na purpose ni God. Pero yung ginawa niya ay sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. He may have different motivations. Maring driven siya ng political motivations to be popular sa mga tao. Maring hindi ganun talaga ka-godly or pure yung motivation niya. But in any case, malinaw na kahit sino ay pwedeng gamitin ng Diyos as His instrument. Ibinigay sa sabi ni Cyrus, King of Persia, tuloy natin, verse 2, verse 3, verse 4. Ibinigay sa akin ng Panginoon, so proclamation ito, this is a royal decree. Ibinigay sa akin ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian dito sa mundo, at ipinagkatiwala niya sa akin ang pagpapatayo ng templo, ang bahay ng Panginoon, para sa kanya roon sa Jerusalem na sakop ng Juda. Kayong lahat na mamamayan ng Diyos, the people of God, bumalik na kayo sa Jerusalem. Merong utos. At muli niyo ipatayo roon ang templo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na nakatira sa lungsod na iyon. At samahan niya sana kayo. Verse 4. Ang mga natitirang tao sa mga lugar na tinitira niyo mga Israelita ay dapat tumulong. Pati yung ibang tao, tutulungan sila. Sa inyong paglalakbay, magbibigay sila ng pilak, ginto, kailangan, bagay, mga hayop at pagtulong na kusang loob para sa templo ng Diyos sa Jerusalem. So, imagine ang ating presidente na naglabas ng presidential proclamation na nagsasabi, lahat ng mga pasto sa lahat ng probinsya sa Pilipinas ay magpatayo kayo ng mga simbahan. Tapos, mag-imprenta kayo ng 2 milyon na Biblia at sagot yan ng gobyerno. Tapos sabihin natin, imposibleng mangyari yan. Bakit? Because we are so slow to believe the power of God. God is King and Sovereign all human rulers. Kahit si Pharaoh, di ba ninyo nabasa sa Exodus kung paano pinatigas ng Diyos ang puso ni Pharaoh? Si Nebuchadnezzar, kung paano siya ni-raise up ni God, the King of Babylon, paano rin siya ibinaba ng Panginoon? Proverbs 21 verse 1. Pakinggan niyo mabuti. Proverbs 21:1. Ang isipan ng hari ay parang ilog na pinapadaloy ng Panginoon saan man niya naisin. Kung kayang gawin ito ng Diyos sa isang hari, kaya niyang gawin sa ating presidente, kaya niyang gawin sa ating mga kongresista na mga wala ng katuturan ng mga batas yung kanilang pinag-uusapan. God can do that to all human rulers. God is sovereign and powerful na gamitin even yung ungodly, even yung mga unbelievers to bring about His redemptive purposes for His people. Pwede nga ang asawa mo na unbeliever. Pwede yung boss mo na unbeliever. Pwede yung teacher mo na unbeliever. Pwede yung ating presidente na unbeliever. Ang pag-asa natin sa buhay, ang pag-asa natin sa bansa, ay wala sa pagpapalit ng presidente o sino mang nanunungkulan. Kundi nasa Diyos na hindi nagpapalit yung kanyang katangian, na He always fulfill His promises. He always fulfills His promises. He's always powerful para magawa ang lahat ng kanyang naisin. So we are not to stop praying for our president. We are not to stop praying
sa mga unbelievers. We are not to stop praying sa mga kasama natin sa church na nalilihis ng landas. And we are not to stop praying para sa puso ng bawat isa sa atin. If God can do this kay King Cyrus, God can do this to everyone. Yon ang pag-asa natin. Okay. Si Haring Cyrus sumunod sa udyok ng Diyos sa kanya. Yes? May batas para sa lahat ng citizens ng Jerusalem na bumalik na sila. Hindi ito optional. Hindi sinasabi, okay, pwede na kayong bumalik. Ang sabi, kayo na mga mamamayan ng Diyos na nandito pa sa Persian Empire or Babylon noong time na yon ay bumalik na kayo. It is a command. Again, imagine. Nasa ibang bansa ka. 30 years ka na nasa Canada o kaya nasa Australia. Tapos naglabas ng utos ang presidente. Lahat ng mga Pilipino na nasa ibang bansa, umuwi na kayo. And it's a law. Huh? Yeah, sap-sap na ng buhay mo dun sa ibang bansa eh. Doon na lumaki yung mga anak mo. Nakasettle na kayo doon. Baka kahit na noong una, medyo parang inaalipin kayo, pero naging at home na kayo doon sa lugar na yun. Tapos, babalik sa Pilipinas? Ano namang mangyayari sa buhay namin dyan? Eh, yung mga Israelita, babalik sa Juda? Eh, sira-sira yung mga bahay doon eh. Anong kabuhayan nila doon? Magsisimula na naman sila sa simula? Although it sounds good news, madali ba sa kanila na bumalik doon sa dati nilang tinitiran? Lalo na sa bagong generation na baka hindi pa nakakatuntong doon sa lupa na yun. No, it's not easy. It sounds impossible. Again, ang Diyos na at work sa heart ni Cyrus, it's the same God at work sa puso ng mga tao. Sino-sino yung mga sumunod doon sa proklamasyon? Tingnan nyo yung verse 5. Sino-sino sumunod doon? Everyone whose spirit God had stirred up, yung same word, yung same action na ginawa ng Diyos kay Cyrus, yun din ang ginawa niya sa lahat ng mga bumalik. May mga naiwan pa. Pero yung mga naunang bumalik, ito yung mga inudyukan na ng Diyos yung puso nila para sila ay bumalik. They became obedient because of God's sovereign power na nagpapaalala sa atin na maging yung faith natin, maging yung pagbabalik loob natin sa Diyos, yung repentance, maging yung obedience natin ay resulta ng sovereign grace of God. Ganon ka utterly dependent ang bawat isa sa atin na lahat ng gawa natin ay nakapailalim sa gawa ng Diyos. So anong dahilan bakit sila babalik? Sabi ni sa utos ni Cyrus, verse 3, balikan natin verse 3, bumalik na kayo sa Jerusalem at muli ninyong ipatayo roon ang templo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ganun ang ginawa nila. Okay, babalik tayo, sabi sa verse 5, naghanda silang pumunta doon para ipatayo ang templo ng Panginoon. So what's the purpose of God? Na nandito sa verse 3, na nandito sa verse 5. Babalik sila, hindi para maging mas comfortable sila. Babalik sila, hindi para they will experience more prosperity o kaya kapag nagbalik loob sila sa Panginoon, mawala na sila ng problema, maayos na lahat ng problema sa kanilang buhay. No, ang reason, yung purpose ni God, para itayo yung templo na nawasak. This is not just a building restoration project. This is not just building renovation. Hindi lang ito relocation. This is God restoring His people for Himself. Bakit? Ano ba yung temple? Para saan ba yung temple? Yung templo ay yon ang sentro ng religious or spiritual life ng Israel. Yung templo ay symbolic of the presence of God. Yung templo ay yung sentro ng pagsamba sa Diyos. So kapag sira yung templo, it's symbolic or indicative na malayo sila sa presensya ng Diyos. So yung purpose ni God,
ibalik yung mga tao sa centrality ng pagsamba sa Diyos. Ibalik yung mga tao para maranasan nilang muli yung malalim na relasyon sa Diyos. Ibalik yung mga tao para mamuhay ulit sila ayon sa plano at layunin ng Diyos. It's the same thing para sa atin. We make decisions. We must make decisions. Hindi kung saan kaya ako mas malaking kikita? Ano kaya yung merong akong potential na talagang maka-experience ng promotion? Or mas maging popular? O mas maging maginawa yung aking pamilya? O ma-advance yung aking career? O ma-satisfy kung ano yung gusto ko? O ma-please yung ibang tao? We make decisions not according to our own purposes. We make decisions according sa calling and purpose ni God para sa atin. And that's what happened sa story. E maraming dahilan ninyo, mahirap. Mahirap iwanan yung lugar na nakalakihan mo tapos pupunta ka sa ibang bayan kahit na doon yung bayan na kinalakihan na ng iyong mga ninuno. Mahirap i-give up yung kayamanan na parang ang tagal mong pinagtrabahuhan para maipon. Mahirap na ilaan yung buhay natin for the purposes of God. Pero ipinapaalala dun sa sumunod na nangyari sa verses 6 to 11. Kung ang Diyos ang tumawag sa'yo, ang Diyos din ang magbibigay ng lahat ng kailangan mo para makasunod ka sa Kanya. Ulitin ko ha. Ang Diyos na tumawag sa'yo ay ang Diyos na magbibigay ng lahat ng kailangan mo para makasunod ka sa kalooban niya. That's the provision of God. Ano nangyari? Verse 6, ang ibang mga tao ay tumulong sa kanila. Literally, yung tumulong, strengthened them. Alam nila, mahina sila. Wala silang enough resources para maipatayo yung templo, para makabalik, para matustusan yung gastos nila, para matupad yung layunin ng Diyos. Pero gumawa ng paraan ng Diyos. Si Cyrus, binalik niya yung mga kayamanan doon sa templo na ninakaw ni Nebuchadnezzar. Yung mga taga Babylon, pati yung mga hindi naman sila kabilang sa mamamayan ng Diyos, nagbigay ng tulong sa kanila para sila ay makabalik. And then, may nabasa ba kayo dyan ng mga binilang nila? Pati yung, ano yung mga binilang nila? Verse 9 and verse 10. Binilang nila yung mga kasangkapan o yung kayamanan na dinala nila. Tapos, sanay ba kayong mag-add? Siyempre, di ba? 30 plus 1,000 plus 29 plus 30 plus 410 plus 1,000, 2,499. Tapos sabi sa verse 11, ang total lahat ay 5,400. Siguro inaantok na yung nagsulat nito, hindi na nakapag-compute ng maayos. Pero naniniwala tayo na hindi nagkakamali ang salita ng Diyos. Kasi kung sa mathematics nagkakamali ang salita ng Diyos, paano pa tungkol sa kaligtasan natin? Paano tayo makakaasa na hindi nagkakamali ang salita ng Diyos? So, merong possible na explanations. Posible na yung kumukopya ng original na manuscript na walang mali ay kasi sa Hebrew, medyo hawig-hawig talaga yung symbol dun sa mga numbers. So, maaaring nagkamali sila ng kopya. O kaya naman, yung listahan na nakalagay dito, hindi lahat yon. Hindi lahat nilagay. Hindi detalye na listahan yon. Yung total, yung pa rin, pero hindi lang nakalista lahat. So, whatever the case, we need to feel. Kasi nararamdaman niyo siguro, ba nagbabasa kayo kanina, ano namang kinalaman ito sa buhay ko? Diba, bakit ko ito babasahin? Pero, we don't feel yung historical significance nito for the people of God. Halimbawa, kung kayo ay mga new generation, mga kabataan, tapos nabalitaan nyo na yung balanggiga bells ay naibalik na ng mga Amerikano sa Pilipinas. Tapos, parang ikaw, ano naman ang headline doon? Di ba? Ano naman kinalaman nun sa buhay ko? Kasi, most people are detached from history.
Pero if you are attached doon sa historical significance noon, makikita mo na God is at work. God is at work na tinutupad niya yung pangako niya. God is at work na siya yung magpo-provide ng lahat ng kailangan ng kanyang mga anak para matupad yung kanyang layunin. And so you feel more confident sa ginagawa ng Panginoon. And so, sino yung kabilang sa kwentong ito? Sino yung kabilang sa Diyos at sa pagtupad ng kanyang layunin? Para kanino yung purpose ni God na restoration, renewal, and reformation? Para kanino? Oh, doon na tayo sa chapter 2. Verse 1. Ang mga sumusunod ay ang mga Israelita sa probinsya ng Juda na binihag noon ni Haring Nebuchadnezzar at dinala sa Babylonia. Ngayon, umalis na sila sa lugar na yon at bumalik na sa Jerusalem at sa sarili nilang mga bayan sa Juda. Okay, babalik na sila. Babalik na sila, pero they were not totally free. Hindi pa nila makakanta talaga yung "We are the free." Yes, in a sense, nakabalik na sila sa lupa nila, pero isa pa rin silang probinsya. Wala pa silang independence as a nation. Nag-iintay pa rin sila, pero merong pag-asa. Verse 2, ang mga namuno sa pagbalik nila sa Jerusalem ay sina Zerubbabel. Si Zerubbabel, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay son of Babylon. Doon siya ay pinanganak. Tapos ang uncle niya ay si Sheshbazzar, na nabanggit ito sa chapter 1, kung nabasa ninyo, na unang namuno sa Judah, pero eventually pinalitan ni Zerubbabel. Siya yung naging in charge sa pagpapatayo ng templo. Siya yung leader ng first batch ng mga returnees. At galing siya sa lineage ng mga hari ng Juda. At kung titingnan mo yung Matthew chapter 1 verse 12, nandun yung pangalan niya na nagsasabi na sa kanya nagmula ang Panginoong Hesukristo. Wow! Sino yung sumunod? Yeshua. Siya yung high priest during that time. Katunog ng Joshua, na pinanggalingan din ang pangalan ni Jesus, Yeshua. Na ibig sabihin, si Yahweh ang nagliligtas. Sino pa? Nehemias, hindi ito yung Nehemias sa Book of Nehemiah, kasi 100 years after pa yon. Sino pa? Seraya, Realiah, Mordecai, hindi ito yung Mordecai na nasa Book of Esther. Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum, at Baana. So, 11. Although merong sa chapter 7 ng Nehemiah na inulit yung passage na to at 12 yung nakalagay doon. So, and then verse 2. Ito ang talaan ng mga mamamayan ng Israel na bumalik mula sa pagkabihag. Verses 3 to 20. Tingnan niyo ha. Verses 3 to 20. Sino yung mga nakasulat doon? Talaan ayon sa pinanggalingang angkan o ninuno. Verses 21 to 35. Talaan ayon sa pinanggalingang bayan. Verses 36 to 42, mga pare at mga libita, mga nakatalaga para manguna sa religious life ng Israel. Nakita ninyo hinuli yung mga religious leaders. Verse 59 to 63, ito yung mga kolorum. May nakita ba kayong kolorum dyan? Ibig sabihin, sinasabi nila na they belong to the people of Judah. Iba sa kanila nagsasabi na they are part of the priesthood, pero hindi nila matrace yung kanilang birth certificate. Hindi nila mapatunayan kung kanino talaga sila nanggaling. So, meron pang pang-iimbestiga na dapat gawin. Ganun sila kaseryoso to make sure who really belong to the people of God. Lalo na dun sa priesthood. Hindi basta-basta kung sino lang may gusto na mag-serve sa priesthood. Kaya anong ginawa nila? Kukonsulta muna sila doon sa tinatawag na Urim at Tumim. Sabihin nga ninyo, Urim, Tumim. Okay, ano yun? Yun yung mayroong dalawang stone na nakakabit sa suot ng high priest na pagkatapos ito, hindi na talaga ito ginagamit ng mga Udyo. Na pagka mayroong silang itatanong sa Diyos, Lord, ano yung will mo sa ano yung kailangan kong desisyon? Diba, halimbawa, may nanliligaw sa'yo dalawa. O kaya, may nanliligaw na isa. Hindi ka sure. He loves me not. Okay. Siguro, pero hindi nalang ginagamit yun sa ganun. Okay, example lang.
Lord, yes ba or no? Yung sagot mo. Etong tao ba na to ay kabilang sa'yo, kabilang sa priesthood? Yes or no? Okay? This is parang, ano ito, magical na device? Pero it's just a reminder sa atin na maging sa palabunutan ng yes or no, God is sovereignly at work. Nagsasalita ang Diyos, kumikilos ang Diyos. Oh, tapos na natin yung chapter 2. Bilis pala. Hindi pa. Verse 64. Yung total ay 42,000, ilan daw? 360. Okay. Try ninyong i-compute ngayon kung ilan yung mga nakalista doon. Okay. Game. Hindi kayo aabot ng 30,000. Hala, merong kulang na naman na 12,000 or 13,000. So talagang hindi ito maaasahan sa mathematics. Maybe, katulad din ng explanation ko kanina, maaaring merong error. Yung mga kumukopya ng later manuscript na doon na nang galing yung sali natin ng Biblia ngayon. O kaya, hindi sinama lahat. Merong mga kasama talaga doon na hindi na sinama sa listahan dahil siguro masyadong mahaba. Just to make yung point. Yung point is very clear. Hindi para i-detalye yung computation ng kanilang population o ng kanilang census. Pero for us to feel na meron itong significance. Pastor, parang pa nagbabasa ako, ano naman ang significance ito? Tingnan niyo sa Nehemiah 7. The same, halos parehong-pareho, itong chapter 2 sa Nehemiah chapter 7. Bakit naman nila uulitin kung hindi mahalaga? Diba, kung ikaw nga isang nanay, inutusan mo yung anak mo eh. Tapos, pangalawang beses, pangatlong beses, inulit mo kasi mahalaga. Pero kung isang beses, hindi mo na inulit, binaliwala mo na kasi hindi sa'yo ganun ka kahalaga. So, this is theologically significant. Anong significance? And I'll just end with this. Tatlo. I got this from Reformation Study Bible. I-summarize ko lang. Number one, nandito yon. The Lord knows His people personally. Kilala ng Diyos kung sino ang sa Kanya. By name. At kung yung makakabasa nito, pagbalik nila, tapos babasahin nila to, tapos mababasa nila, ah, lolo ko yun ah. Ah, tatay ng lolo ko yun ah. Kasama ako. I belong to the people of God. And just try to feel. Ano maramdaman nila kapag nakita nila yung listahan na kanilang ninuno na nandun. Kahit yung mga hindi pa sure kung sila'y kabilang, di ba yung first priority nila, okay, let's make sure na you belong to the people of God. And that's a question na mahalaga sa atin. Kilala mo ba ang Diyos ng Israel? Or, kilala ka ba ng Diyos? Does God know you personally? O, baka at the last day, sasabihin sa'yo ng Panginoong Heso Kristo, I never knew you. Just get away from me. So, eternally significant na masagot mo sa sarili mo kung kilala ka ba ng Diyos. Nakakabit ka ba kay Kristo? Pangalawa, God is recreating a people for Himself. God is recreating a people. Sa Ezra 2, yung mga listahan nito, mga pangalan na ito, nabasa na ninyo marahil yan sa Numbers. Numbers 1, nag-census din sila. Yung pagkatapos sila mag-encamp sa Mount Sinai, binilang kung ilan sila, kung sino-sino, yung kabilang sa people of God. And then, after 40 years na sila nagpaikot-ikot, bago sila pumunta sa Promised Land, binilang ulit. Namatay na yung first generation, ang natira itong second generation. And then, pagdating nila dun sa Joshua, nasa Promised Land na sila, kung titingnan mo yung Joshua 18 saka 19, nandun na yung listahan, ito yung angka na ganito, ito, dito sila titira sa lupang ganito. So, yung mga listahan na yon ay significant. Kasi pinapakita sa atin na
Ipinapahiwatig ito yung outworking ng plano ng Diyos na bumuo ng isang redeemed covenant community. Kaya yung ending sa verse, chapter 2, verse 17. Tingnan nyo yung last verse. Ang bawat isa sa kanila ay bumalik na sa kanilang bayan. But still, they were a people of the province, sabi sa verse 1. Sakop pa sila ng dayuhang pamamahala. Naghihintay pa sila ng full freedom and redemption. Saan o kanino nagkaroon ng katuparan yung iniintay nila na pangako ng Diyos? Walang iba kundi sa pagdating ng Messiah, ang haring tagapagligtas, ang Panginoong Jesus. Not politically sa first coming niya, but spiritually. Yung restoration na nangyari na yon is not a political or geographical or physical restoration. But yung restoration ng relationship ng lahat ng mga kasalanan na magtitiwala kay Kristo, na yung kanyang ginawa sa krus, nung namatay siya sa krus, God opened the way, yung access to the presence of God, God opened yung way na yon. Naalala niyo yung mga pinag-usapan natin kanina? The promise of God, the power of God, the provision of God, the purposes of God, the people of God. So do we belong? Yung promise niya sa Israel natupad kay Kristo. Dahil kay Kristo, yung God's people kabilang tayo ng mga Kristiyano doon. So we also trust sa power niya, sa provision niya, para ano? Para makabahagi tayo sa katuparan ng mga redemptive purposes ng Diyos. Na mailapit ang marami pang tao dito sa paligid natin. Sa church planting natin sa Plaridel. Sa iba't ibang dako ng Pilipinas at sa lahat ng bahagi ng mundo, palapit kay Kristo. 2 Corinthians 5:19 to 20. In Christ, God was reconciling the world to Himself. Therefore, we are ambassadors of Christ. Sino yung we are? Si Pablo lang ba yon? O yung mga apostol na kasama niya? O yung ibang mga pastors o mga missionaries? No. If you belong to the people of God, we are all ambassadors of Christ. Yun yung number 3 na theological significance. Common people are vital, important, valuable to the accomplishing of God's redemptive plan. So this is a story. Naalala niyo, diyo, binasa natin yung 11 pangalan. Ito yung mga leaders nila nung sila ay bumalik. Karamihan sa kanila ay political leaders. And then pagkatapos nun, listahan na ng mga ordinaryong tao. Tapos, tsaka pa lang yung mga religious leaders. Ano yung point? What's the point? The point is clear. Para maisagawa ang layunin ng Diyos, kailangan ang participation ng lahat ng kabilang sa Diyos. Di ba yun yung issue ni Cyrus na proclamation? Whoever is among you of all his people. All his people. Lahat may kontribusyon. So, balikan natin verse 68, verse 69. Ang ibang mga pinuno ng mga pamilya nagbigay ng kusang loob na tulong sa muling pagpapatayo ng templo sa dati nitong pinagtatayuan. Nagbigay sila ayon sa makakaya nila para sa gawain ito. Free will offerings. Beyond dun sa required na tithes na ibinigay, na ibibigay para sa temple. These are free will offerings. Yung mga head of the families lang ba yung nagbigay? Yung mga leaders lang ba nila yung nagbigay? Wala dito sa Ezra chapter 2. Pero kung titingnan mo yung Nehemiah chapter 7, verse 72, pati mga ordinaryong tao ay nagbigay din. At yung binigay nila ay higit pa sa ibinigay ng mga pinuno nila. Hindi sila accepted. Hindi nila sinabi na pwede bang mag-excuse kasi nagsisimula pa lang kami, marami pang kailangan ayusin, marami pang kailangan gastusin. Tsaka, hindi naman kami ganun ka financially
capable. Yung mga mayayaman, kayang-kaya na yan ng mga mayayaman sa atin. Kayang-kaya nila natustusan yung pagpapagawa niyan. They did not make an excuse. Katulad ng mga taga-Macedonia, doon sa sulat ni Pablo, sa 2 Corinthians chapter 8, kahit sa sobrang hirap ng buhay nila, yung extreme poverty, yung severe test of affliction, nag-overflow yung kanilang generosity. Bakit? Because they are motivated by the grace of God. Andun yung abundance of joy sa kanila na sinasabi nila, nagmamakaawa sila kay Pablo. Siguro si Pablo pa sinasabi, okay, dahil mahirap ang buhay ninyo, okay lang, kahit di kayo magbigay. No, pero sila nagmamakaawa. Di ba, baliktad sa mga ibang mga churches ngayon, yung mga pastor na nagmamakaawa na, please lang, magbigay na kayo. Wala na tayong mabibigay sa mga missionaries. Pero ito, yung mga tao na naghihirap sa buhay, sila pa yung nagmamakaawa kay Pablo. Sinasabi na, please, kasama kami dyan. Tanggapin ninyo yung offerings namin. For we are giving out of joy. We want to be a part of that. We belong to the people of God. We will participate sa mission of God. So, we'll have a business meeting mamaya. Hindi ko alam kung meron tayong quorum ng majority ng membership. Pero malalaman natin mamaya. Meron tayong i-approve na budget. And you'll have an opportunity to give sa offering after I pray to close our sermon. But this is a reminder sa atin. Don't just be a member of the church. Kung hindi ka member, mahalaga na maging kabilang ka sa isang local church. But don't just be a member. Be a participating member. Be a committed member. Ang gawain na ito, ang ministeryong ito, our gospel ambition to plant churches and make disciples of all nations. Hindi lang para sa mga pastor, hindi lang para sa mga elders, hindi lang para sa mga missionaries. And I'm not just talking about money, but giving our all, giving our everything, giving our life for the mission of God. Kasi we belong to the people of God. And we want to participate and we want to experience yung joy na maging kabahagi sa fulfillment ng purposes ni God in redemption.